So, what's up mga kansurehen? Magandang hapon po sa inyo lahat. Ayan. At siyempre mga kansurehen, dito pa rin po sa aking quarantine isolated area. No, dito sa aking bahay, sinasaan ito ko ng room. Mga kansurehen. Alright, so ngayon mga kansurehen, may bibigyan naman ako sa inyong paalaala o payong tip ni kansurehen. So, siyempre kung bago lang kayo dito sa aking channel, mga kaswerte, eh, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at siyempre sa lahat ng mga naniniwala kay kaswerte. Ayan, at para po sa inyo ang video na itong mga kaswerte sapagkat importanteng mapanood nyo itong mga kaswerte ang mga binibigay kong payo or tip ni kaswerte. Alright, so siyempre mga kaswerte, bago ang lahat, ito mo lang ang balik na tayo dito sa ayan at pag-usapan po natin ang tungkol po sa ating mga kababayan, no, o sa ating mga kaibigan bahay mga kasurtihan. Minsan mga kaswerte tayo po ay nakakalimot, no? Nakakalimot na tayo sa paggawa ng kabutihan o ng mabuti sa ating pamilya, sa ating kaibigan, sa ating kapwa, sa ating mga kababayan. Alright, so alam niyo mga kaswerte, hindi talaga naman pong hindi sa panahon ngayon ay hindi po napipigilan, no, ng bawat isa, no, na gumawa ng anumang bagay na hindi kaaya-aya sa paningin ng ating amang nasa langit. So, ito mga kaswerte, ito minsan ang sasabihin ko sa inyo na tayo ay minsan kung kaya tayo ay nakagawa ng hindi maganda dahil po sa hindi na kanino tayong gumawa ng mabuti. Alright? So, ang paggawa ng mabuti mga kaswerte ay wala naman po itong wala naman po itong limit, no? Hanggat tayo po ay merong nagagawa na naiisip, no? At pwedeng gawin ng kabutihan mga kaswerte ay gawin po natin yan, no? At yan po nakakaluwag ng damdamin po ng kalooban. So ayun mga kaswerte, at kapag inyong nasubukan yan, no? Ay, napakaluwag po ng napakaluwag ng kalooban, no? Na parang hindi ka nahihirapan, no? Sa lahat ng mga diskarte mo sa buhay, kumbaga eh lapitin ka sa mga swerteng dumating, no? Sa bawat panghihikahos ng iyong buhay eh talaga namang nadadama mo yung kabutihang ginagawa mo, kumbaga isukling maganda, may kapalit na magandang looban o magandang mensahe. Sapagkat ganun po tayo kamahal natin ang Ama na sa langit. No? Kapag tayo po ay kumagawa ng kabutihan sa ating kapwa o sa ating pamilya, tayo po ay binibiyayaan ng kalawagan sa ating sarili na tayo ay hindi makagawa ng mga anumang bagay na masama para sa Kanya. At para sa mga kaibigan, mga anak, no? Napakaluwag po, napakaluwag ng ating kalooban na kapag tayo po ay gumagawa ng kabutihan sa ating kapwa ay talaga naman po sulit, no? Sulit yung mga bagay na kabutihan na iyong ginagawa. Kaya mga kaswerte, huwag po natin kalimutan yun. No? Huwag po tayo makakalimot na tayo ay gumawa ng kabutihan sapagkat yun po ang dahilan kung bakit po tayo nakakagawa ng hindi kanais-nais o natin lang. Dahil minsan ay nakakalimot na tayo. Kumbaga eh nakakalimutan natin gumawa ng mabuti. Kung kaya ang ating mga nagagawa ay puro kabulastugan, no? O kaya puro pasamaan lamang ng pag-iisip ang ating naiisip po. So, kailangan natin gumawa. So, ang tip ko sa inyo ngayon ay ito, yung gumawa tayo ng kabutihan sa ating puso at isipan. Para naman ang maging
paglabas ng ating kilos eh, naaayon sa kabutihan. So, hindi po tayo naliligaw sa kasamaan. Kasi kapag ang naiisip, no, o ang naisa sa puso natin yung paggawa ng masama, ay siya po pumapasok dito sa ating isipan na kung saan yun po ang lumalabas dito sa ating bibig. Mga kasorte po, kaya ang tao minsan ay hindi napipigil ang gumawa ng kaulastukan ng kasamaan. Alright? So, lagi po natin imintin, mga kasorte, kapag tayo po ay kumikilos o kumagalaw kung sasalita, kaya natin isipin na kung ito ba ay tama, no? Ito ba ay tama na aking pagkakulit o aking sasabihin? Ganun po dapat tayo. Huwag po tayong pabigla-bigla ng mga sinasabi ng ginagawa. Sapagkat yan po ay walang katuturan, walang kahantungan. No? Walang kahantungan yung magandang magulong pag-iisip. No? Sapagkat ikaw mismo, no, ay maguguluhan din. Alright? So, ang pinakadapis na na ginagawa natin, mga kasulti, ang gumawa po tayo ng kabutihan. No? Yung mga bagay na hindi tayo naiisa, no, ng ating pamilya, ng ating kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, no, o lahat ng ating mga kasalamuha, mga kasorte, hindi tayo pag-iisipan ng kung ano-ano, no, na kasamaan. Sana noon, mga kasorte, ay magiging simbolo ka o magiging halimbawa ka, no, sa inyong bahay, sa inyong tahanan, no, o sa inyong kaibigan na grupo, kapag ikaw po ay gumagawa ng kabutihan. Alright? Napapansin yan, mga kasorte, na nakakasalamuhan nyo na kung ano man ang iyong pinagbago ng kabutihan, ay mararamdaman niya nila. At ikaw mismo ang magpapakita at magpaparamdam, no, sa kanilang damdamin na ikaw pa ay gumagawa ng isang mabuti para sa kanila. Alright, so sana, mga kasulti, naintindihan nyo ang ibig kong sabihin, no, sa paggawa ng kabutihan sa ating sarili. No? Kailangan sa ating sarili mo natin i-apply yan bago tayo gumawa ng mga bagay, no, na hindi kaaya-aya o hindi ka nais-nais sa makakasalamuha po natin, mga kasulti. Yun po ang pinakadabis natin na gawin, gumawa po tayo sarili. Nang sa ganon, maipundam natin mismo dito unang-una sa ating sarili, no, na tayo po ay gumagawa ng kabutihan. Alright? So, kapag ikaw naman, naging successful na sa iyong mga ginagawa kabutihan, mga password, siyempre, huwag niyo pong kalimutang i-share, no? I-share sa mga kaibigan nyo, no? Sa kamag-anak, kaibigan, sa lahat po ng mga tao inyong mga kasalamuha, inyong mga kausap, mga kasulti. Alright? So, kailangan maging kaya-aya ka, no, sa inyo, sa kanilang mga paningin. Alright? So, at pag nagawa mo niya, mga kasulti, isa ka ng maswerte. Isa ka ng aswerte. Sapagkat ginawa mo na yung mga bagay na gusto mong maging maswerte sa buhay mo ay ginawa mo. So, ikaw ay isa ng tanyag o isa ka ng ikas na maswerte, no, sa buhay ng ikaw ay hindi pa nakarating dito sa sinasabi natin gumawa ng kabutihan. Alright? So, lagi mong tandaan, mga kasulti, na si kasulti po ay mabuti ang ginagawa. Siya ay hindi kabalustugan o kabulastugan, no? Yung mga ganun. Alright? So, ang kabutihan sinasabi ko, mga kasulti, para ikaw ay sure, yung mga bagay na dapat mong gawin na mabuti sa kanya ng mga tao o ng mga kaibigan. Yung po ang ibig kong sabihin, para ikaw maging maswerte. So, hindi ko po sinasabi na siswertihin ka dahil
tatama ka na sa nito. Alright, sa mga bagay siya sa binigyan mga kasulti. So, ibang lingwahe po yun. Hindi ko po alam ang mga ganyan sitwasyon. So, ang sinasabi ko dito para ikaw ay swertihin sa buhay, maging maalawan puso, yung kalooban, ay gumawa ka ng kabutihan sa iyong sarili, sa iyong pamilya, sa iyong kamag-anak, sa iyong kaibigan. Lahat po ng mga kasamuha ng mga tao ay ipakita mo sa kanila at nang maramdaman nila na ikaw nga ay mabuting tao. Alright? So, sana mga kaswerte ay ibig ko sabihin na sana ay lumaganap ang kabutihan yan at huwag niyong ikakayang ishare, no, sa mga tao na ginagawang kabutihan. Alright? So, mga kaswerte, ganito na lamang itong aking mensahe, no, sa mga taong gusto na gumawa ng kabutihan dyan, no. So, siyempre doon sa iba at dalawang easy pass, so bigyan pa natin ng habang panahon, no, na sila ay makapag-isip, no, sa kanilang mga ginagawang alright, so ayan po si Kasuli, si Kasuli po ang brother ng brother sa akin. Tell me that you love.